Welcome to my YouTube channel. Kung bago ko lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Muli na naman po tayong nagbabalik, mga ka-Aldab. Napakaganda ngayon ang topic natin, mga ka-Aldab. Yung picture na nakikita nyo, yan po ang pag-uusapan natin. Kasi nga po, mga ka-Aldab, ito po ang pinakamainit sa social media kung saan po ay binash po o sinira po ang nasira po, mga ka-Aldab, ang kredibilidad ni Cheryl Cosin, mga ka-Aldab. Yan po ang napakagandang topic natin, mga ka-Aldab. Kung bakit at kung paano, sasabihin ko po sa inyo at ikukwento ko po ng buong buo, mga ka-Aldab. Pero syempre, bago po tayo magsimula, shoutout po muna sa lahat po ng nagpapabate sa team abroad. Mabuhay po kayo dyan, lalo na po sa Hong Kong, sa Japan, at napakarami po pong bansa. Pasensya na po kayo at hindi ko na po kayo babanggitin, pero alam nyo naman po na kapag nag-comment po kayo, alam ko nababatiin ko po kayo, mga ka-Aldab. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Napakaganda nito, mga ka-Aldab, at tapusin nyo po para maintindihan nyo at papaliwanag ko siya ng buong buo. Ito po ang unang sinabi o reply po sa Twitter, mga ka-Aldab, kay Cheryl Cosin. Miss Cheryl, why did you upload an edited picture shading Maine Mendoza when all the while Mr. Arjo Ataide was San Pablo where a had show? He was still there before 9 PM till 12 midnight. Please don't join Aldab Demolition Bad Wagon 2. Maintains your credibility, mga ka-Aldab. Yan po kasi ngayon ang pambabatigos po ngayon kay Cheryl Cosin. Mamaya po ipapaliwanag ko po ng buong buo, mga ka-Aldab. Basahin po muna natin isa-isa ang kanilang mensahe kay Cheryl Cosin, mga ka-Aldab. Pagkatapos kong basahin yan, ipapaliwanag ko po sa inyo at ipapakita ko ang mga picture na kung saan po binatikos ng gusto si Miss Cheryl Cosin, mga ka-Aldab. Ito naman po ang pangalawang tweet. Understanding the importance of establishing a timeline before reaching reacting to spotted edited photos. Aldab Nation is densening fandom. Never underestimate the fandom, mga ka-Aldab. Yan po ang mga binibigay o binibitiwang mensahe ng mga taong hindi po talaga nagustuhan ang mensahe ni Cheryl Cosin, mga ka-Aldab. This is how you research and analyze your info before putting it out in public and get burned by changing your post to edited after realizing maybe that you made a mistake. I wonder if responsible journalism still exists in the Philippines, cause even respected news reporter delve in fake news. I remember we had high respect for the media cause they verify their source before coming out with a new report. Now they just reporting anything controversial. Integrity and truth was always the mantra of news reporting, but now it's anytime minimo, the more controversial the better regardless. It hurts someone report
Aldab Nation is intelligent paldom. Please don't join Aldab Demolution, mga Aldab. Well, gaya po ng pinangako ko sa inyo, pag-uusapan po natin yan. Kung bakit nga po ba nagalit at ganyan po ang mga sinasabi ng ating mga Aldab Nation. Bakit nga po ba galit po sila kay Cheryl Cosin? Bakit nga po, mga Aldab? Yan po ang siguradong itatanong nyo sa akin, mga Aldab. At eto naman po ang aking kasagutan sa lahat po ng mga binanggit ko. Dito po, mga Aldab, masisira po talaga ang credibility po ni Cheryl Cosin. Kasi nung makita ko to, mga Aldab, wala pong picture na yan. Walang Mr. Arcio sa tabi po ni Mengay. Kaya grabe ang naramdaman ng mga taong gumagawa nito na hindi na po sila natatakot sa karma. Di po ba, mga Aldab? Na alam po nyo na edited po ito, mga Aldab. Dito sa pangalawang picture na ipapakita ko po sa inyo na para lang po mapatunayan na edited po siya, mga Aldab. Na kumbaga dapat nga po ay hindi niya muna ipinusto o isinapubliko, pero wala na po tayong magagawa e naibalita na po yan at napakarami na pong pambabatikos ang na naramdaman niya galing po sa buong Aldab Nation. Panoorin niyo po yung itong picture na ipapakita ko at doon ko po sasabihin kung saan siya naging edited. Ito po ang picture, mga Aldab, na kung saan po ay napapatunayan po natin na edited po talaga siya, mga Aldab. Kung titignan mo, hindi po nyo mapapansin. Kaya nga po siguro nagawa po ito ni Cheryl Cosin dahil hindi niya masyado nakita. Although may nagpost po sa kanya na siya po talaga wala. Hindi ko naman po, mga Aldab, na ipinagtatanggol siya kasi may pagkakataon pong Aldab Soko lang po ang nakakakita masyado. Dito, mga Aldab, ay huli na po na, kumbaga, mga Aldab, edited pa more, booking pa more. Ito po kasi ang hindi po talaga pwede makalusot sa Aldab Nation. Kung tititigan nyo po ng gusto, mga Aldab, yung paa po ni Arcio ay magkaiba ang kulay ng suot na pantalon. Para nga pong biglang numipis po yung hita niya, di po ba, mga Aldab? Parang nagkaroon ng polio. Di po ba, mga Aldab? Grabe kasi nakakatawa. Kumbaga wala po talaga silang magawa. Ang basta magpa-edit po, mag-post. Ito, mga Aldab, talaga naman pong kitang-kita nyo na, ha? Kitang-kita nyo na. Anong kulay ang kabilang pantalon? Tutukan nyo pong mabuti kasi nakakahiya po talaga pag ganyan, mga Aldab. Siguro po, mga Aldab, hindi ito napansin ni Cheryl Cosin kaya na-post niya at na sabi niya na mga ganyan. Pero kung titignan mo, mga Aldab, talagang kahit ano ay gagawin po nila, mga Aldab. Talagang hindi ka makapaniwala na nagagawa pa rin nila to na kahit ipinalalanda ka na po ng dalawa. Nakakadismaya talaga, di po ba, mga Aldab? Yan po yung sinasabi ko sa inyo na kung saan po nagsimula. Siyempre, hindi pa po matatapos dyan dahil dito sa video ng pangalawa sa picture may papakita naman po ako sa inyo. Dito naman sa picture, mga Aldab, na nakikita nyo, ito po yung patunay ko na mayroon pong event si Mr. Arcio. Yan po kung saan po, mga Aldab, nasa San Pablo, Laguna. Na totoo naman po kasi marami pong nagsasabi na kumanta pa nga po yan ng 3 beses. Kaya nga po nakakapagtaka dahil nga po
marami pong nagsabi at marami rin pong nakakita. Ayon nga po raw sa kanya na isa po sa pamangkin niya eh nagsabi po mga kaaldab, tapos mababalitaan niya na nasa mo, ano nangyari mga kaaldab? Ano yan, lumipad? Nagulat nga po talaga, napakarami pong nagulat dahil nga po nasa San Pablo, Laguna, pagkatapos eh agad-agad na nakarating sa MOA, di po ba? Para naman po kasing hindi ka panipaniwala, hindi po ba mga kaaldab, na nagpe-perform doon, pagkatapos ay makakapunta ng ganun kabilis mga kaaldab. Well, pag-usapan natin kung gaano nga po ba kalayo ang San Pablo City o San Pablo Laguna sa MOA. Dito mga kaaldab, eh, syempre nagtingin-tingin din po tayo at nag-research. Pag galing po kayo ng SM sa SM Mall of Asia papuntang San Pablo City, Laguna, eh 2:08 o 2:41 o 2:08 o 18:29, depende po mga kaaldab, hindi po ba? Kaya nga po nakakadismaya kapag ka nakikita mo. Kaya nga po yung pagpuspo eh talagang nakakadismaya, kasi kung titignan po natin, it is possible to be in two place, one attending a concert and second one performing before a crowd with 3 hours with a distance of 85 kilometers considering the travel time for 2 hours even if you cut it by half. Ang gulo, di po ba mga kaaldab? Pero gaya po ng sinasabi natin mga kaaldab, at lagi po ko naman pong ina-update sa inyo na may mga tao talagang hindi po natutuwa sa mga ina-update natin, kasi sa totoo lang basag na po sila sa mga ipinapakita ko. Marami nga pong nagtatanong na bakit ko po daw nakuha ang mga tagong mensahe na yon ng dalawang magkapatid. Siyempre, isoko nga po tayo, di po ba? Ang trabaho po talaga natin ay hanapin at kalkalin yung mga ganyan. Kaya nga po nung makita ko itong post na ni Cheryl Cousin na posted niya peak 17 hours ago, eh talagang ang ibig sabihin po alas 9, alas 10 ng gabi yung mga picture na yan na nakuha at agad-agad pong in-upload, di po ba? Well, napaka, well, hindi ko naman po talaga balak dito sirain si Cheryl Cousin mga kaaldab, kaya lang yung credibility niya mga kaaldab eh nakasalalay, di po ba? Pero sa tingin nyo naman mga kaaldab, hindi niya naman po talaga siguro mapapansin yung pagkakaiba ng pantalon, isang kulay ano at isang maigsi, kumbaga na talagang pinalitan, di po ba? Tanging mga aldab soko lang po ang nakakagawa nun, di po ba? Kasi nga po sa dami ng mga issue eh sana po eh wag na po nating patulan, kumbaga eh stay na lang po tayo maging kampante, di po ba? Hanggang dito na lang po ang latest updates natin. Sa susunod na video ko mga kaaldab, eh abangan nyo ang aking napakagandang update. Kaya ano pang kailangan nyo, eh panoorin nyo na lang po yung mga video ko nung una para hindi na po kayo ma-stress, di po ba? Hanggang dito na lang po, salamat sa panonood at pakikinig.